Magandang araw mga bata! Welcome sa ating panibagong yugto ng ating programang pinamamagatang ang mga kwento ni Lolo Ophir. Ako nga pala ang inyong Lolo Ophir na magbibigay sa inyo ng mga kwentong tungkol sa Biblia at ng mga kwento na mga Ophirian na kabilang sa Covenant, kung ano-ano ang mga pinagdadaanan nila bago at matapos silang makapasok sa kawan. Sana ay samahan ninyo ako sa lahat ng ating mga kwentong pagsasaluhan na kapupulutan ninyo ng maraming aral. Enjoy mga bata! Pero bago ang lahat, sana huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para malaman ninyo kung may bago tayong kwento na panoorin. Para naman, ganahan ang inyong Lolo Ophir at may pambili ng kape. Ngayon ay magsisimula na tayo mga bata sa ating kwento. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa buhay ni kapatid Emmanuel Delima. Kung ano-ano ang mga pinagdadaanan niya bago siya makapasok sa Ophirian. Kung ano ang mga pagsubok na diranas niya dahil sa pagsunod sa kalooban ng ating Aba Yahawa at Mesaya King Yahawa Shai. Tara na mga bata, tungayan na natin ang kwento ng buhay Ophirian ni kapatid Emmanuel Delima. Enjoy! Oh, apo, bakit hindi ka ba natutulog? Di kasi ako makatulog, lo. Ako din po, lo, eh. Pwede po bang kwentuhan niyo po muna kami ng kahit maitiging kwento lang po? Ah, ganun pa. Sige. Kikwentuhan ko kayo. Yay! Salamat, lo! Narinig niyo na ba yung kwento ng kuya niyong si Emmanuel Delima? Kung bakit siya napunta sa Ophirian? At kung ano yung mga pinagdadaanan niya bago siya maging kabilang sa kawan? Hindi pa po, lo, eh. Sige. Gusto mo, yun na lang yung kikwento ko. Maganda yung kwento niya at nakaka-inspired. At marami kang matutunan sa kwento niya. Sige, lo. Gusto ko yan. Hello. Sige. Maupo ka lang dyan at ito na ang kwento ni Emmanuel Delima. Hello, Ophir. Ako nga po pala si Emmanuel Delima. Gusto ko lang pong ikwento sa lahat ng inyong taga-subaybay at sa lahat ng kapatiran sa kawan kung paano ako namulat at tinawag ng Aba Yahawa upang mapabilang sa kanyang covenant. At ito ang aking kwento. Hello po. Ako nga pala si Emmanuel Delima. Lumaki po ako bilang isang born again Christian sa paniniwala. Lahat kami sa pamilya ko ay kinikinalang magagandang ehemplo ng mga miyembro o kahit na mga tao sa lugar namin. Naging assistant pastor pa nga yung papa ko tsaka first deacon. Pati mga kapatid ko ay naging deacon din sa simbahan namin.
Tsaka pinsan pa namin ang pastor doon. Kapilang din ako sa praise and worship team dati. Kaya ganun na lang kahirap at sakit ng pag-iwan ko sa ganung paniniwala. Kasi para ko na rin iniwan ang buong pamilya ko at ang ari-arian ko. Ngunit ganun pa man, mangingibabaw at mangingibaw pa rin ang kapangyarihan ng Aba Yahawa. At misaya king Yahawa siya eh. Dahil tinig nila mismong tumawag sa akin at sa pamamagitan yun ni Bro OHC. At syempre, sumunod ako. Siguro, dahil sa kagustuhan kong masumpungan ng katotohanan. Ang hirap pala talaga ng pinagdaanan ni Kuya Emmanuel, Lolo, no? Abay, oo naman. Ngunit hindi lang yan. Hindi pa dyan natatapos ang kanyang mga pagsubok. Ang kanyang mga pinagdaanan bago siya makapasok sa kawan. Mahilig akong magsaliksik, lalo na't advanced technology na ngayon at marami ng social media. Buong buhay ko naniwala ko na sa pagkakala ko at kinalakihan kong paniniwala ay siya ng katotohanan. At tanggap lang ako ng tanggap sa lahat mga sinusubo sa akin na mga tagapagturo. Ngunit ganun pa man, sadyang meron pa rin mga katanungan sa aking isipan na tila ba iba at salungat sa aking mga nararamdaman kapag binabasi ko ang lahat sa Biblia at sa aking mga nakikita at sa mga pag-obserba sa lahat ng mga kapaniwala ko na tila ba parang wala namang nangyayari na parang may kulang pa rin. Ano po ang nangyari sa kanila, Lolo? Nilisa nila ng buong niyang pamilya ang lugar kung saan sila tumira. Dahil sa problema sa pamilya at dahil parang ramdam na ni Emmanuel na di sila nababagay sa lugar na iyon. Ganun po ba? Ano pang sunod na nangyari? Sa aming paglisan, doon ko lubos na isip na may plano pala ang Alahayam sa akin at sa buo kong pamilya. Noong una, napanood ko sa YouTube ang thegodculture.com. Talagang sumubaybay ako sa kanila. Hanggang sa nakita at napanood ko na rin ang mga video ng OHC Channel or Opherian Heritage Conservatory Channel. Noong 2019, sinubaybayan ko ang lahat ng video ng OHC na talagang nakikita kong nasa katotohanan lahat ng kanyang sinasabi. Mula noon ay sa OHC na ako nag-focus at todo subaybay na sa lahat ng video. Dahil sa panonood ko sa OHC, parang nabuhayan ako at lumakas ang spiritual na katauhan. Dahil sa mga natutunan ko na sinabayan ko din ang pagsasaliksik at siya ko namang napapatunayan. Natotoo ang lahat na sinasabi ng OHC. Mas lalong lumakas ang loob ko dahil sa mga naririnig kong mga testimony at sa tulong na rin ng mga group chat. Bila ng lahat ng problema ang pinagdadaanan ko sa nakalimpas na taon. Problema sa pamilya, sa pagkawala ng papa ko, at sa pagka-ospital ng aking anak na operahan. Problema ang pinansyal, at samot-saring pagbabatikos. Nagdesisyon pa rin akong lakas loob na sumunod sa katotohanan.
Alam kong tama ang desisyon kong iyon. Natanim na sa aking puso't isipan ang tunay at ang banal na pangalan ng ating Alahayam. At ang pagbalik ko sa covenant na niminsan ay hindi tinuro o natutunan man lang noong ako ay nasa tatipang paniniwala. Kahit sobrang dami ng hadlang mula nung ako ay pumasok sa covenant, ni kahit kailan di ako nagpatinag, pagkos ako ay nagpursige. Dahil di ko gusto makontrol ako ng kasamaan. Gusto ko ang presensya ng Alahayam lang ang siyang maghari sa buo kong pagkatao. Nung nakalabas na ang anak ko sa ospital, sa awa ni Abay Hawa at sa mga dasal na mga kapatid ko sa tsakawan, naging maayos ang lahat ng operasyon. Noong March 2021, tuluyan na akong pumasok sa Kawan sa pamamagitan ng pagbabautismo sa ngalan ni Abay Hawa at Mesaya King Yahawa Shai. Hindi ko pinapansin ang mga pag-uusig ng mga tao. Noong nakapasok na ako sa Covenant, tila may napansin akong kakaibang pagbabago sa aking buhay. Kung ano ako dati, mas ramdam kong ligtas ako ngayon sa tinataha kong daan. Nakaramdam ako ng katahimikan, lakas sa banal na salita, lumakas din ng pag-iwas ko sa mga tentasyon, at ang pagsunod sa mga kautusan, naramdaman kong mas malapit ako sa presensya ni Abay Hawa. Ibang iba sa dati. Mahal ko kung ano ako ngayon. At mahal ko ang katotohanang natamasa ko ngayon. Mahal ko ang buong Kawan at ang mga kautusan. Gusto kong matutunan pa ang buong kautusan at ang Torah. Para sa akin, ramdam kong ito na yung kulang na inahanap ko dati. Nasa katotohanan na ako. Masaya akong kasama ang buong pamilya ko sa Kawan. Ako ay pinagpala sa OHC. At sobrang nagpapasalamat ako sa Abay Yahawa dahil ginamit niya si Bro OHC na mahal nating mensahero. Sa mga priest, sa mga chapter leaders at sa lahat ng kapatiran sa Kawan ng Abay Yahawa at King Yahawa Shai na ating Mesaya at ating tagapagligtas. Sa muli, Lolo Ophir, ako si Emmanuel Delima, nagpapasalamat sa inyong lahat. Halalwaya Alahayam, glory only and honor only unto Him alone. Abay Yahawa, Bahasham King Yahawa Shai, Yada. Ang ganda naman ng story ni Kuya Emmanuel, Lolo. Kahit sobrang daming mga pagsubok na binigay sa kanya ng Abay Yahawa, talagang lumaban siya at pinili pa rin niyang sumunod at magpasakop sa Kawan. Oo naman! Iba talaga kapag ang Alahayam na ang nakikipag-usap sa atin. Talagang baliwala lahat ng mga pagsubok at talagang lalapit at lalapit pa rin tayo sa Kanya. Oo nga, Lolo. Kaya dapat palagi lang tayong manalig sa Abay Yahawa at King Yahawa Shai. Tama yan, Ruth. Hala sa Gishem. Ruth, matulog na kayo. Bukas, panibagong kwento muli ang ibibigay ko sa inyo. Opo, Lo. Good night, Lo. Good night, Lo.
Good night din, mga apo! Ayan, mga bata! Panibagong kwento na naman ang inyong natutunan ngayong araw na ito. Sana marami kayong napulot na aral sa inyong nabanood. Hanggang sa susunod na naman nating pagkikita, mga bata. Muli, ito pa rin ang inyong Lolo Ophir. Dito pa rin sa inyong programa, ang mga kwento ni Lolo Ophir. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa marami pa nating mga kwento. I-share nyo na din. Be blessed, mga bata. Bye!